BDO Pay PLDT Bills Payment. How to pay your PLDT bill using the new BDO Pay e-wallet online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, gamit ko yung cellphone ko and i-open ko tong BDO Pay na mobile app. Bali, nakapag-register na ako dito. And then, click ko tong login. So, and then enter ko lang dito yung PIN na sinetup ko before. So, ito na yung account ko sa BDO Pay. So, plano ko magbayad ng PLDT bill. So, dito sa bandang baba, merong pay. So, tap natin yan. And then, dito sa options na to, ang pipiliin natin is yung unang option. Tap pay bills. And since ang babayaran ko is yung PLDT bill, by the way, dati nakapagbayad na ako sa Meralco. So, ang pinili ko is electric utilities. Ngayon naman, PLDT. So, yung PLDT is under telecoms or internet. So, tap ko to. And then, ito yung PLDT. So, tap natin yan. So, ito, nag-appear na yung buong information na kailangan niya. So, kailangan ng subscriber account number, which is makikita sa bill. Ito yan, yung account number natin sa PLDT. And then, yung subscriber account name. Kung kanino nakapangalan yung PLDT bill, yun yung ilalagay natin dito. And of course, the amount, kung magkano yung bill natin for the month. So, kompletihin ko lang to. And nakompleto ko na siya. Tap ko na tong pay na button sa baba. And hintayin lang natin na mag-load. So, you are about to pay 1,199 dito sa PLDT account number na to. So, double check ko lang kung tama. And so far, tama naman yung nilagay kong information. So, tap ko na yung confirm dito sa baba. So, dito mabilis lang magbayad ng bills gamit yung BDO Pay. And transaction successful. Meron dito yung reference number and also yung time. I mean, yung date and time ng transaction. Sa akin, mahalaga na tinitake ko yung proof or yung screenshot ng payment. So, save image ko to. Para just in case magkaroon ng issue. Although, hindi pa to nangyayari sa akin in the past sa lahat ng nabayaran kong bills online. Pero just in case lang na hindi daw nag-reflect yung payment sa side ni PLDT pero nabawasan na yung balance nyo dito sa BDO Pay. Pwede niya i-provide yung screenshot or yung proof ng transaction as proof nga na nagbayad talaga kayo. So, mag-report kayo sa BDO Pay. And dito sa bandang baba, mabilis lang, i-save ko na tong biller na to para kung next time gusto ko magbayad sa bill na to, hindi ko na kailangan i-enter manually yung account number. Instead, ang ilalagay ko na lang is yung amount for the month. So, confirm ko to. And tap ko yung okay. So, dito kapag nag-pay ulit ako sa baba and then pay bills, andito na agad yung Lulu PLDT na sinave ko kanina. So, let's say next month, nagkaroon ulit ng bill. So, meron na subscriber account number and subscriber account name. Ang kailangan ko na lang ilagay is yung bill ko for the month. And kung may question kayo, like, gaano ba katagal mag-reflect yung payment sa side ni PLDT? Well, sa mga bills payment na katulad nito, nag-reflect to within 1 to 5 banking days. Yun ay based na rin sa mga nag-experience ko whenever I pay bills online. And that's it. Nakatulong ba tong video na to? Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung ibang mga videos na tingin namin pwede ba makatulong sa inyo. You may also check this, especially kung gusto nyo mag-invest online. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!